Kailan mo unang narinig ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw? Nang 2005 yun. Sa pagtitipon sa pag-aaral ng Biblia. Nung panahong yun, sinabi sa amin ng pari, may denominasyon na tinatawag na Kidlat ng Silanganan. Ipinapangaral nila na nagbalik na ang Diyos at gumagawa ng bagong gawain. Sinasabi rin nila na di lahat ng salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos. At luma na ang Biblia. Sinabi sa amin ng pari na imposible ito. Nasa Biblia ang lahat ng salita ng Diyos at di umiiral sa labas ng Biblia. Binanggit niya rin si Pablo mula sa 2 Timothy 3:16-17. Sinasabing, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagwawasto, sa pagsasanay na nasa katarungan upang ang tao'y maging ganap na sasangkapan sa mabubuting gawain. Sabi niya, batay sa bersikulong ito, ang lahat ng salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos na nangangahulugan na ang Biblia ang kumakatawan sa Panginoon. Dapat batay sa Biblia ang paniniwala. At ang paglayo rito ay di paniniwala sa Diyos. Ano mang lumalayo sa Biblia ay erehiya at lumilin lang sa mga tao at di kami dapat maniwala. Hiniling niya rin sa amin na alaga ang mabuti ang iglesia at huwag makipag-ugnayan sa mga nangangaral ng Kidlat ng Silanganan. Anong inisip mo nung oras na yon? Nung oras na yon, sumang-ayon talaga ako sa mga pananaw ng pari. Dahil nasusulat sa Biblia na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Di ba't lahat yon salita ng Diyos? Sinasabi ng kasulatan, maaaring lumipas ang langit at lupa, ngunit matutupad ang bawat salita ng Diyos at dililipas. Naisip ko, di nagbabasa ng Biblia ang Kidlat ng Silanganan at lumayo roon, kaya't di ba nanlilin lang sila? Kailangan kong makipagtulungan para protektahan at maiwasan naman din lang ang mga kapatid. Naaalala ko pa nung panahong yun, madalas sabihin sa amin ng pari na pagbalik ng Panginoon, babantayan siya ng 1,000,000 anghel at mauupo siya sa entablado ng paghatol, kung saan magkakaroon ng talaan ng mga ginawa ng tao at dito hahatulan ng Panginoon ang bawat tao batay sa kanilang mga gawa para malaman kung pupunta sila sa langit o impyerno. Nung panahong yun, sinabi sa amin ng pari na nagpapatotoo ang Kidlat ng Silanganan na nagbalik na ang Panginoon. Pero di pa namin nakikita ang dapat na kasama sa pagbabalik ng Panginoon. Naisip ko, mas nauunawaan ng pari ang Biblia at baka tama ang sinasabi niya. Kaya dapat kong gawin ang sinasabi ng pari at sumunod sa Biblia anuman ang mangyari. Yun ang dahilan, kaya noong panahong yun, madalas akong magsalita sa kung paano maging mapagbantay. Responsibilidad ko to bilang isang mangangaral. At lagi akong maingat sa mga taga-Kidlat ng Silanganan na pumupunta sa aming iglesia. Nagulat ako nang di nagtagal, tinanggap ng nanay ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Matapos tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, ipinangaral niya ba sa iyo ang Ebanghelyo? Oo, pumunta siya para ipangaral sa akin ang Ebanghelyo. Pero nang narinig kong sinabi niyang Kidlat ng Silanganan yon, mas lalo akong lumaban doon. Tumanggi kang makinig? Tumanggi akong makinig. Pinasinungalingan ko pa nga siya. Bakit kayo naniniwala sa Kidlat ng Silanganan? Palaging sinasabi ng pari na lumalayo sa Biblia ang Kidlat ng Silanganan. Ipinagkakanulo niyo ang Panginoon sa paniniwala ron. Kailangan niyong mangumpisal sa Panginoon. Sumagot ang nanay ko. Alam mo ba ang sitwasyon sa Kidlat ng Silanganan? Di ka pa rin nakarinig ng mga sermon ng Kidlat ng Silanganan o nakabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, ngunit bulag mong hinahatulan to. May propesiya sa Biblia tungkol sa Kidlat ng Silanganan, tulad ng kidlat na mula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sinabi niya sa akin na ang Kidlat ng Silanganan ay gawain ng Panginoon sa mga huling araw. Nang marinig kong sabihin yun ng nanay ko, tumanggi akong pakinggan ang anuman doon. Pinasinungalingan ko siya ulit. Sabi ko, ano man ang sabihin niyo, lumalayo sa Biblia ang Kidlat ng Silanganan at di tunay na daan. Kung naniniwala tayo sa Panginoon at di nagbabasa ng Biblia, paniniwala pa rin ba yon sa Panginoon? Nung oras na yon, nang makita ng nanay ko ang saloobin ko, umiling lang siya at di na nagsalita. Nalaman ng pari ko na naniniwala ang nanay ko sa makapangyarihang Diyos. Isang araw, inanunsyo ng pari na naniniwala ang nanay ko sa makapangyarihang Diyos at pinagbawalan ang kongregasyon sa pakikipag-ugnayan sa kanya o makikibahagi sila sa kanyang kasamaan.
Anong naisip mo nang marinig mong sabihin yun ng pare? Naramdaman kong ginawa to ng pare para protektahan ang kawan. Kaya pumanig ako sa pare at sinubukang himukin ang mga kapatid. Sabi ko, ginagawa to ng pare para sa kabutihan natin. Di tayo pwedeng makinig sa kidlat ng silanganan. Kahit pa kamag-anak ang nangangaral sa atin. Kailangan nating kumapit sa Biblia at sa Panginoon. Tanging ang mga nagtitiis ang maliligtas. Sinabi ko rin, ipinangaral yun ng nanay ko, pero di ko yun pinaniniwalaan. Nang marinig ng mga kapatid na sabihin ko to, sinabi rin nila na hindi sila makikinig. Pumunta uli ang nanay at ate ko sa bahay. Sabi ko sa kanila, huwag niyo na akong himukin. Di ko babasahin ang libro ng kidlat ng silanganan. Nasa Biblia lahat ng salita ng Diyos. Paanong naging salita ng Diyos ang librong to? Sumagot ang ate ko, sinasabi mo yan nang di man lang to tinitingnan. Masyado yung mapagmataas. Sabi niya, ang Biblia ay patotoo lang sa Diyos na nagtatala ng mga salita at gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan at kapanahunan ng biyaya. Paano masasulat sa Biblia nang mas maaga ang mga gawain ng Diyos sa mga huling araw? Ang makapangyarihang Diyos ay pumarito na, nagpahayag ng maraming salita at gumagawa ng gawain ng paghatol. Nasa librong to ang mga salita at gawain ng Diyos sa mga huling araw. Walang makakapagbukas sa balumbo na nabanggit sa pahayag. Mabubuksan lang yun ang kordero. Pumarito na ang makapangyarihang Diyos at binuksan nito ang librong ang balumbo na binuksan ng kordero. Sabi niya, nilalaman nito ang mga ipinahayag ng Diyos. Nang sabihin ito ng ate ko, naisip ko, talagang may balumbo na nabanggit sa pahayag. Kaya di lumalayo sa Biblia ang sinasabi niya. Biglang, di na nakakarimarim para sa akin ang libro, pero kung iisiping mabuti, di pa rin tama. Di nga talaga nila binabasa ang Biblia. Paano sila naniniwala kung lumayo sila sa Biblia? Patuloy akong tumanggi na basahin yon. Matapos ang pagtatangka nilang himukin ako, hinayaan ko na lang silang iwan ang libro para sa akin. Binasa mo ba ang libro matapos yun? Hindi. Pero inisip ko ang sinabi ng ate ko tungkol sa balumbon sa pahayag at na nilalaman nito ang mga salita ng Diyos sa mga huling araw. Naisip ko, ang pahayag ay patungkol sa paksa ng mga huling araw at mga pangitain. Kakaunti ang mga taong nangangahas na talakayin to. Nung panahong yun, napakamausisa ako. Napakalalim siguro ng nilalaman ng librong to at tumatalakay ng mga misteryo, kaya gusto kong mabasa ang libro. Naisip ko rin na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia. Di yun makakapalit sa Biblia. Inalis ko sa isip ko ang ideya ng pagbabasa ng librong yun. Pumunta uli ang nanay ko para ipangaral sa akin ang Ebanghelyo. Tumaon to sa sumpong ng sakit sa pag-iisip ng kapatid ko. Kaya sinisi ko ito sa nanay ko. Sabi ko na walang kami ng proteksyon dahil sa ipinagkanulo niya ang Panginoon. Hinimok ko siyang mangumpisal sa Panginoon magsisi at sabay kaming manalangin sa Diyos na pagpalain ang kapatid ko ng mabilis na pagaling. Lumuluhang sumagot ang nanay ko. Malungkot na malungkot din ako sa kalagayan ng kapatid mo. Pero di tayo pwedeng maniwala sa Diyos para lang magkamit ng mga pagpapala. Ang Diyos ang lumikha. At kailangan nating maniwala sa Kanya, may biyaya man wala. Tularan natin si Job, na sumunod sa Diyos at pinuri ang pangalan niya, tumanggap man siya ng mga pagpapala o mga sakuna. Ito ang tunay na pananalig. Sabi niya, di pagkakanulo sa Panginoon ang paniniwala sa makapangyarihang Diyos. Pagsunod yun sa yapak ng kordero at pagtanggap sa Panginoon. Sabi niya, wala siyang mga reklamo laban sa Diyos. At anuman ang mangyari, susundin niya ang Diyos hanggang sa huli. Nang sabihin yun ng nanay ko, talagang gulat na gulat ako. Naisip ko, ang tinalakay namin sa iglesia ay kung paano lang magkamit ng mga pagpapala. Pero napakalalim ng pag-unawa ng nanay ko nang magsalita siya. Kaya naisip ko, nakuha niya ba ang bagay na ito sa librong yun? Naisip ko rin, anong klaseng Diyos ba ang makapangyarihang Diyos? Anong mga bagay ba ang sinasabi niya matapos mangyari sa amin to? Nagkaroon pa siya ng ganun kalakas na pananampalataya sa Diyos. Ano ba ang sinabi ng makapangyarihang Diyos para mapaniwala ang nanay ko ng ganun? Kaya mas lalo akong naging mausisa sa libro. Pero sabi ng pari na di kami dapat magbasa ng mga libro ng kidlat ng silanganan. At sino mang magbasa ng mga yun ay makukuha at di na makakabalik. Kaya naman, nag-alangan pa rin ako. At muli kong inalis sa isip ko ang ideya ng pagbabasa nun.
Ibig sabihin, sa tuwing gusto mo yung basahin, naimpluwensya ng mga salita ng pare ang isip mo. Oo, tama yan. Pumunta ulit ang nanay ko para ipangaral sa akin ang ebanghelyo. Nagpatuloy to sa loob ng 7 taon pero di pa rin ako nangahas na magsiyasat. Sa anong kalagayan ka nagsimulang magsiyasat at magbasa ng mga salita ng Diyos? September yon ng 2011. Naramdaman kong tigang ang espiritu ko at wala nang bagong maipapangaral. Nagbabasa ako ng lahat ng uri ng libro sa pagsisermon, pero walang nakatulong sa akin. Sa tuwing nangangaral ako, palagi akong nababalisa. Di ko alam kung anong ipapangaral ko. Wala akong ideya. Bigla kong naalala ang librong ibinigay sa akin ng nanay ko at pag-unawa na ginamit ng nanay at ate ko sa pagsasalita. Lahat ng yun ay di ko pa naririnig nun. At labis akong naantig. Naisip ko, bakit di ko subukang basahin ang librong to? Bakit di ko tingnan kung may makikita akong bago para sa mga sermon ko? Inilabas ko ang libro at binuksan yon. At napunta ako sa kabanatang tinatawag na Tungkol sa Biblia. Masyado akong mausisa kaya sinimulan ko ang pagbabasa. Tungkol sa sinabi nun. Bakit di tayo manood ng isang video ng pagbasa? Sige. Ngayon, naniniwala ang mga tao na ang Biblia ay Diyos at na ang Diyos ay Biblia. Kaya, naniniwala rin sila na lahat ng salita sa Biblia ay ang mga tanging salita na binigkas ng Diyos at na lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Iniisip pa ng mga naniniwala sa Diyos na bagamat lahat ng 66 na aklat ng Luma at Bagong Tipan ay isinulat ng mga tao, lahat ng ito ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos at isang talaan ng mga pagbigkas ng banal na Espiritu. Ito ang maling pagkaunawa ng tao at hindi ito lubos na naaayon sa mga totoong nangyari. Sa katunayan, maliban sa mga aklat ng propesiya, karamihan sa lumang tipan ay talaan ng kasaysayan. Ang ilan sa mga sulat sa bagong tipan ay nagmula sa mga karanasan ng mga tao at ang ilan ay nagmula sa kaliwanagan ng banal na Espiritu. Ang mga sulat ni Pablo, halimbawa, ay nagmula sa gawain ng tao. Resulta lahat ito ng kaliwanagan ng banal na Espiritu at isinulat para sa mga iglesia, mga salitang nagpapayo at naghihikayat sa mga kapatid sa mga iglesia. Hindi ito mga salitang sinabi ng banal na Espiritu. Hindi makapagsasalita si Pablo sa ngalan ng banal na Espiritu at hindi siya isang propeta. At lalong hindi siya nakakita ng mga pangitain na nakita ni Juan. Ang kanyang mga sulat ay isinulat para sa mga iglesia ng Efeso, Philadelphia, Galacia at iba pang mga iglesia. Sa gayon, ang mga sulat ni Pablo sa Bagong Tipan ay mga isinulat ni Pablo para sa mga iglesia at hindi mga inspirasyon mula sa banal na Espiritu, ni hindi ito mga direktang pagbigkas ng banal na Espiritu. Mga salita lamang ito ng pagpapayo, pag-aliw, at paghihikayat na isinulat niya para sa mga iglesia habang ginagawa ang kanyang gawain. Kaya isang talaan din ito ng marami sa gawain ni Pablo sa panahong iyon. Isinulat ang mga ito para sa lahat na kapatid sa Panginoon, upang sundin ng mga kapatid sa iglesia sa panahong iyon ang kanyang payo at sumunod sila sa daan ng pagsisisi ng Panginoong Hesus.
lahat ng sinabi niya na nakapagpapatibay at positibo sa mga tao ay tama. Pero hindi nito kinatawan ang mga pagbigkas ng banal na espiritu. At hindi nito maaaring katawanin ang Diyos. Napakasamang pagkaunawa at napakalaking kalapastangan sa Diyos ang tratuhin ng mga tao ang mga talaan ng mga karanasan at mga sulat ng isang tao bilang mga salitang sinabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Totoo yan, lalong-lalo na kapag nagmumula ito sa mga sulat ni Pablo para sa mga iglesia, sapagkat ang kanyang mga isinulat ay para sa mga kapatid batay sa mga kalagayan at sitwasyon ng bawat iglesia sa panahong iyon, at ginawa upang payuhan ng mga kapatid sa Panginoon, upang matanggap nila ang biyaya ng Panginoong Hesus. Ang kanyang mga sulat ay ginawa para pukawin ang mga kapatid noong panahong iyon. Masasabi na ito ang sarili niyang pasanin at ang pasanin ding ibinigay sa kanya ng banal na espiritu. Tutal naman, isa siyang apostol na namuno sa mga iglesia noong panahong iyon na sumulat ng mga sulat para sa mga iglesia at pinayuhan sila. Iyon ang kanyang responsibilidad. Ang kanyang pagkakakilanlan ay isa lang siyang naglilingkod na apostol at isa lang siyang apostol na isinugo ng Diyos. Hindi siya isang propeta ni isang manghuhula. Para sa kanya, ang sarili niyang gawain at ang buhay ng mga kapatid ang pinakamahalaga. Sa gayon, hindi siya makapagsasalita sa ngalan ng banal na espiritu. Ang kanyang mga salita ay hindi mga salita ng banal na espiritu. At lalong hindi masasabi na mga salita iyon ng Diyos, sapagkat si Pablo ay nilalang lamang ng Diyos at tiyak na hindi ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kapareho ng kay Jesus. Ang mga salita ni Jesus ang mga salita ng banal na espiritu. Ito ang mga salita ng Diyos, sapagkat ang kanyang pagkakakilanlan ay kapareho ng kay Kristo, ang anak ng Diyos. Paano siya makakapantay ni Pablo? Kung ituturing ng mga tao ang mga sulat o salita na katulad ng kay Pablo bilang mga pagbigkas ng banal na espiritu at sinasamba ang mga ito bilang Diyos, masasabi lamang na masyado silang hindi maselan. Sa mas masakit na pananalita, hindi ba ito'y wala ng iba kundi paglapastangan sa Diyos? Ang pagsasabi na ang mga karanasan ni na Pablo at Juan ay nahaluan ng kanilang mga sariling kabatiran ay hindi nangangahulugan na ang kanilang mga karanasan at kaalaman ay nagmula kay Satanas, kundi na mayroon lamang silang mga bagay na nagmula sa kanilang mga sariling karanasan at kabatiran. Ang kanilang kaalaman ay ayon sa nangyari sa kanilang mga aktwal na karanasan noong panahong iyon at sino ang siguradong makapagsasabi na nagmula ang lahat ng ito sa banal na espiritu. Kung nagmula sa banal na espiritu ang lahat ng apat na ebanghelyo, bakit magkakaiba ang sinabi ni na Mateo, Marcos,
Lucas at Juan tungkol sa gawain ni Jesus. Kung hindi kayo naniniwala rito, tingnan ninyo ang mga tala sa Biblia kung paanong 3 beses na itinanggi ni Pedro ang Panginoon. Magkakaiba ang lahat ng ito at bawat isa ay mayroong kanya-kanyang mga katangian. Basahin ninyong mabuti ang 4 na ebanghelyo. Basahin ninyo kung ano ang kanilang itinala tungkol sa mga bagay na ginawa ni Jesus at ang mga salitang sinabi niya. Ang bawat ulat ay talagang magkakaiba at ang bawat isa ay mayroong sarili nitong pananaw. Kung ang isinulat ng mga may akda ng mga aklat na ito ay nagmula lahat sa banal na espiritu, dapat magkakatulad at hindi pabago-bago ang lahat ng ito. Kaya bakit mayroong mga pagkakaiba? Anong naramdaman mo nung unang beses kang nagbasa ng salita ng makapangyarihang Diyos? Sa totoo lang, nakakabigla yun. Yun ang unang beses kong nakitang inilarawan sa ganong paraan ng Biblia. Na ang mga libro ng propesya at mga salita ni Jesus sa 4 na ebanghelyo lang ang mga salita ng Diyos. Ang iba, gaya ng mga sulat ni Pablo at mga talaan ng pangangaral ng Panginoong Jesus sa 4 na ebanghelyo, ay sinulat ng mga tao at isang kasaysayan ng gawain ng Diyos at karanasan ng mga tao sa kanilang gawain. Mga salita ng tao ang lahat. At totoo, mga nilalang ang sangkatauhan, ang Diyos ang lumikha, magkaiba ang katayuan at diwa. Di masasabing salita ng Diyos ang sinulat ng mga tao. At isang kalapastanganan ang pagtawag sa mga yun na salita ng Diyos. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong lahat ng salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos. Di ba yun, paglapastangan sa Diyos? Pero naisip ko ulit, di tama to. Kahit sinulat ng mga tao ang Biblia, kinasihan yun ng Diyos at may batayan sa Biblia para masabi yun. Kailangan kong matatag na manindigan at di pwedeng mag-alinlangan. Sinabi ng makapangyarihang Diyos na ang 4 na ebanghelyo at ang mga sulat ng mga apostol ay mga salaysay nila sa nakita nila. Sinong magsasabing ito'y nagmula sa banal na espiritu? Naalala ko ang mga salita ni Pablo sa Biblia na nagsasabi kay Timoteo na uminom ng alak. Madalas sumakit ang tiyan ni Timoteo. Kaya sinabihan siya ni Pablo na uminom ng alak para mainitan ang tiyan niya. Naisip ko kung paanong pinili ng Panginoon si Pedro. Naisip ko, kung ang buong Biblia ay kinasihan ng Diyos, lagpas yon sa kakayahan ng mga tao na isulat. Pero sentido ko muna ang pagmumungkahin ni Pablo na uminom ng alak, di na kailangan ng pagkasi. Di rin nangangailangan ng pagkasi ng Diyos ang pagsunod ni Pedro sa Panginoon. Sinulat lang ng iba kung paano siya sumunod. Kaya naisip ko, totoo nga kayang sinabi ng librong to na di lahat sa Biblia ay kinasihan ng Diyos? Paano yun nangyari? Ang Biblia ay kinasihan ng Diyos at iyo'y salita ng Diyos. Iyon ang pananaw sa loob ng 2,000 taon. Di lang ako ang tumatanggap sa pananaw na to. Ito ang iniisip ng buong relihiyosong mundo. Talaga bang nagkamali ang buong relihiyosong mundo? Tapos naisip ko, pagdating sa kung paano tinawag si Pedro, inihahayag ng ebanghelyo ni Mateo na personal siyang tinawag. Sa ebanghelyo ni Juan, ipinakilala siya ni Juan Bautista sa Panginoon. Ibang istorya ang sinasabi ng bawat isa. Nariyan din ang pagkakaila ni Pedro sa Panginoon kung saan iba-iba ang itinala ng maraming disipulo. Naisip ko, kung kinasihan ng Diyos ang Biblia, bakit iba-iba ang mga salaysay ng parehong mga bagay? Talaga ba ang kakasihan ng Diyos ang iba-ibang bagay sa iba-ibang tao? Nakita kong ang mga salita sa Biblia ay hindi mga salita ng Diyos lahat. Kung ganun, binaligtad nito ang pananaw na lagi mong pinangahawakan? Oo. Nung sandaling yun, agad kong napagtanto na ang pananaw ko na ang lahat ng mga salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos ay malaking pagkakamali. Kumapit ako sa pananaw na ito at tinuring ang mga salita ng mga tao sa Biblia bilang salita ng Diyos. Di ba to paglaban at paglapastangan sa Diyos?
Napakarami ko nang nagawa at naibigay na sermon. Tinuruan ko ang mga tao na sumunod sa mga salita sa Biblia na para bang salita ang mga yun ng Diyos. Ipinapalagay na nagkaroon ako ng merito sa harap ng Diyos at na maaalala ng Diyos ang lahat ng ginawa ko. Naging napakabulag ko't mangmang. Iniligaw ko ang mga kapatid. Hindi ba iniligaw ko ang lahat? Naisip ko, paano ako makakapanagot sa Diyos? Nilabanan ko ang Diyos at nakagawa ng kasamaan sa harap ng Diyos. At ang tanging naramdaman ko ay takot at sindak. Labis akong nagsisi sa di ko pagbasa sa libro. Kung mas maaga kong nabasa ang mga salitang to, di sana natagalan ang pagtanggi at paglaban ko rito. Nung oras na yon, lumuluha akong lumuhod sa harap ng Diyos at nanalangin para mangumpisal. Sabi ko, Panginoong Jesus, sa loob ng napakaraming taon, tinrato ko ang salita ng mga tao sa Biblia bilang sa'yo. Ikinukumpisal ko po ang mga kasalanan ko. Pakiusap, maawa ka po sa akin at patawarin ako. Kung talaga pong nagbalik ka bilang ang makapangyarihang Diyos, nais ko yung tanggapin. Bigyang liwanag mo po ako para matukoy ko mula sa mga salitang ito kung ikaw nga ito. Matapos manalangin, naging mas kalmado ako ng kaunti. At nagpasya ako na maghanap sa mga salitang ito. Nagbasa ako ng ilang sipi ng salita ng Diyos. Ang gawain ng Diyos sa bawat isang kapanahunan ay may malilinaw na hangganan. Ginagawa lamang niya ang gawain ng kasalukuyang kapanahunan at hindi niya isinasakatuparan ng maaga ang sumunod na yugto ng gawain kailanman. Sa ganitong paraan lamang maisusulong ang kanyang gawain kumakatawan sa bawat kapanahunan. Nagsalita lamang si Jesus tungkol sa mga tanda ng huling mga araw, paano maging mapagpasensya at paano maligtas, paano magsisi at mangumpisal, at kung paano magpasan ng krus at magtiis ng hirap. Hindi niya kailanman binanggit kung paano dapat pumasok ang tao sa huling mga araw, ni kung paano niya dapat hangaring palugurin ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, hindi ba katawa-tawang saliksikin ang Biblia para sa gawain ng Diyos sa mga huling araw? Ano ang makikita mo sa paghawak lamang ng mahigpit sa Biblia? Isa mang tagapaglahad ng Biblia o isang mga ngaral, sino ang makakakita ng maaga sa gawain ngayon? Sapagkat ang gawain ng Diyos ay palaging umuunlad at ito ay hindi maaaring basta na lamang titigil sa panahon ni na Pablo at Pedro o palagi ang mananatili sa kapanahunan ng biyaya kung saan si Jesus ay ipinako sa krus. At kaya, ang mga aklat na ito ay angkop lamang para sa kapanahunan ng biyaya, hindi para sa kapanahunan ng kaharian ng mga huling araw. Ang mga ito ay magkakaloob lamang para sa mga mananampalataya ng kapanahunan ng biyaya, hindi para sa mga banal ng kapanahunan ng kaharian. At hindi mahalaga kung gaano kainam ang mga ito. Ang mga ito ay lipas pa rin. Kung nais mong makita ang gawain ng kapanahunan ng kautusan at makita kung paano sumunod ang mga Israelita sa landas ni Jehovah, kung gayon,
dapat mong basahin ang lumang tipan. Kung nais mong maunawaan ang gawain ng kapanahunan ng biyaya, kung gayon, dapat mong basahin ang bagong tipan. Ngunit, paano mo makikita ang mga gawain sa huling mga araw? Kailangan mong tanggapin ang pamumuno ng Diyos sa kasalukuyan at makilahok sa gawain sa kasalukuyan dahil ito ang bagong gawain at wala pang nakapagtatala nito sa Biblia. Ngayon, ang Diyos ay naging tao at pumili ng ibang mga hinirang sa China. Ang Diyos ay gumagawa sa mga taong ito. Nagpapatuloy siya mula sa kanyang gawain sa daigdig. Nagpapatuloy mula sa gawain sa kapanahunan ng biyaya. Ang gawain sa kasalukuyan ay isang daan na hindi pa kailanman nalakaran ng tao at daan na walang sinuman ang nakakita. Ito ay gawain na hindi pa kailanman nagawa. Ito ang pinakabagong gawain ng Diyos sa mundo. Kaya, ang gawain na hindi pa nagawa noon ay hindi kasaysayan. Dahil ang ngayon ay ngayon at hindi pa nagiging nakaraan. Hindi alam ng mga tao na ang Diyos ay nakagawa ng mas higit, mas bagong gawain sa mundo at sa labas ng Israel, na lumampas ito sa saklaw ng Israel at lampas sa mga ipinropesiya ng mga propeta, na bago at kahanga-hangang gawain ito na wala sa mga propesiya. At bagong gawain na lampas sa Israel at gawain na hindi maaaring mahiwatigan o akalain ng mga tao. Paanong ang Biblia ay naglalaman ng malinaw na mga talaan ng nasabing gawain? Sino ang maaaring magtala ng bawat isang kapiraso ng gawain ngayon nang walang makakaligtaan sa patiuna? Sino ang maaaring magtala nitong mas makapangyarihan, mas matalinong gawain na sumasalungat sa kinaugalian na nasa lumang inaamag na libro? Ang gawain sa kasalukuyan ay hindi kasaysayan. At dahil dito, kung nais mong lumakad sa bagong landas ngayon, sa gayon, kailangan mong lisanin ang Biblia. Dapat mong higitan ang mga aklat ng propesiya o kasaysayan na nasa Biblia. Saka ka lamang maaaring makalakad sa bagong landas ng maayos at saka ka lamang makakapasok sa bagong kaharian at sa bagong gawain. Dapat mong maunawaan kung bakit ngayon, hinihiling na huwag mong basahin ang Biblia, kung bakit mayroong ibang gawain na hiwalay sa Biblia, kung bakit ang Diyos ay hindi na naghahanap ng mas bago, mas detalyadong pagsasagawa sa Biblia, kung bakit sa halip ay mayroong mas makapangyarihang gawain sa labas ng Biblia. Ito ang lahat ng dapat ninyong maunawaan. Nakita ko na sa bawat yugto ng bagong gawain ng Diyos, lumilipas ang lumang gawain. Sa bawat bagong kapanahunan, gumagawa ng bagong gawain ng Diyos. At ang ilan sa mga lumang tuntunit patakaran ay di na kailangang sundin dahil lipas na ang mga yun at di magagamit sa bagong kapanahunan. Ipinaalala nito na sa lumang tipang kapanahunan ng kautusan ginamit ng Diyos si Moises para palaganapin ang batas na susundin. Kapag nilabag nino man ang batas, kailangan nilang magsakripisyo para mabayaran ang kasalanan, kundi ay parurusahan sila. Ang mga tao ng kapanahunang yun ay sumunod sa mga hinihingi ng Diyos
at walang lumabag doon. Sa panahon ng bagong tipan, pumarito ang Diyos sa katawang tao at ipinako bilang isang handog para sa kasalanan ng tao na tumubos sa mga tao mula sa kasalanan. Pag nagkasala ang tao, kailangang manalangin sa Panginoon, mangumpisal at magsisi. Patatawarin ang mga kasalanan nila at di na kailangan ang mga handog. Hindi sila kukondenahin ng Diyos sa kabiguan na sundin ng batas. Kaya para sa mga tao sa panahon ng bagong tipan, di ba lipas na ang ilan sa mga hinihingi ng lumang tipan? Kung ang mga nasa panahon ng bagong tipan ay pinanatili ang tuntunin ng lumang tipan, hindi ba sila aalisin? Akala ko dati ang paniniwala sa Diyos ay nangangailangan ng pagsunod sa Biblia at di tayo maaaring lumayo sa Biblia sa anumang pangyayari. Gumagawa ang Diyos ng bagong gawain at nagpahayag ng bagong mga salita. Kung ipinilit ko na sumunod sa Biblia, di ba kumakapit lang ako sa luma? Akala ko ang paglayo sa Biblia ay di paniniwala sa Diyos. Pero kakatuwa ang pananaw na yun, di ba? Sinabi rin ng mga siping ito na itinatala ng luma't bagong tipan ang gawaing ginawa ng Diyos. Nang natapos ng Diyos ang gawain niya, isinulat ng mga disipulo ang gawain na ginawa ng Diyos at mga sinabi niya at pinagsama-sama para likhain ang Biblia. Paparito siyang muli sa mga huling araw. Kaya paano ang mga bagong salita at gawain ng Diyos sa mga huling araw ay nasulat sa Biblia ng mas maaga? Mas lalo kong napagtanto na naaayon ito sa mga katotohanan. Tama ang mga salitang ito, dahilan para lalo akong makatiyak na iiral sa labas ng Biblia ang mga bagong salita at gawain ng Diyos. Noon, ang akala ko, wala nang mga salita ng Diyos sa labas ng Biblia. Mali yun. Sarili ko yung haka-haka. Sa 2,000 taon, walang nakapagsuri ng Biblia ng lubusan at ng may ganong katibay na batayan o nagawang ihayag ang mga misteryong ito. Paano yun magagawa ng tao? Paano makapagsasalita ang tao ng ganun? Hindi ba ito ang tinig ng Diyos? Nang sandaling yun, masyado talaga akong nasabik. Na parabang binigyan ako ng isang kayamanan. Niyakap ko ng mahigpit ang libro ng mga salita ng Diyos at labis ko yung pinahalagahan. Salamat sa Diyos. Ang kaalamang ito ang kaliwanagan at pagtanglaw ng banal na espiritu. Salamat sa Diyos. Patuloy kong binasa ang balumbon na binuksan ng kordero. Mula umaga hanggang gabi, nagbasa ako habang nananalangin. Mas nararamdaman kong kahanga-hanga ang mga salitang ito. Mga bagay yun na di ko pa naririnig sa 20 taon na paniniwala sa Panginoon. Mas tumitindi ang pananabik na nararamdaman ko. Para bang may apoy na nagninga sa puso ko. Ayaw ko nang tumigil sa pagbabasa. Napakarami kong nakamit mula sa ilang maiiksing sipi lang. At naramdaman kong baka ito nga ang mga salitang ipinahayag ng nagbalik na Panginoon. Gusto kong yayain ang ilan sa kasamahan ko na maghanap kasama ko. Pero napagtanto kong lahat ng kasamahan ko ay nakinig sa pari at tutol sa kidlat ng silanganan. Ayaw nilang magsiyasat ng may saloobin ng paghahanap. Kaya isinuko ko na ang ideya ng paghahanap kasama nila. Tahimik akong nanalangin sa Panginoon at hiniling sa Kanya na gabayan ako. Nabasa ko ang isang sipi ng salita ng makapangyarihang Diyos. Sa paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos na nasabi sa mga nagdaang panahon, ang paghatol sa mga salitang ito ay tumutukoy sa paghatol na ginagawa ng Diyos ngayon sa mga lumalapit sa harap ng kanyang luklukan sa mga huling araw. Marahil ay may mga naniniwala sa ganoong higit sa karaniwang mga naguguni-guni gaya ng sa pagdating ng mga huling araw, magtatayo ang Diyos ng malaking mesa sa mga kalangitan na kung saan ang isang puting tapete ay ilalatag at pagkatapos nakaupo sa isang dakilang luklukan na ang lahat ng mga tao ay nakaluhod sa lupa. Ibubunyag niya ang mga kasalanan ng bawat tao at doon ay malalaman kung sila ay aakyat sa langit o itatapon sa lawa ng nagniningas na apoy at asupre.
Anuman ang mga naguguni-guni ng tao, hindi nito mababago ang diwa ng gawain ng Diyos. Ang mga naguguni-guni ng tao ay walang iba kundi ang mga nabubuong kaisipan ng tao at nanggagaling sa utak ng tao, binuo at pinagtagni-tagni mula sa mga nakita at narinig ng tao. Sa makatuwid, aking sinasabi, gaano man kaganda ang mga larawang naisip, ang mga ito ay mga iginuhit lamang na karikatura at hindi maaaring humalili sa plano ng gawain ng Diyos. Kung tutuusin, ang tao ay nagawa ng tiwali ni Satanas, kaya papaano niya maaarok ang mga iniisip ng Diyos? Naguguni-guni ng bawat tao na mapaghimala ang gawain ng paghatol ng Diyos. Alam mo ba, gayunman, na noong matagal nang sinimulan ng Diyos ang kanyang gawain ng paghatol sa tao, nananatili kang tulog na tulog, na sa oras na inaakala mong ang gawain ng paghatol ng Diyos ay pormal nang nagsimula, na bago na ng Diyos ang langit at lupa, sa oras na iyon, malamang ay noon mo pa lamang naintindihan ang kahulugan ng buhay, ngunit ang walang awang gawain ng pagpaparusa ng Diyos ay magdadala sa iyo na natutulog pa rin mahimbing sa impyerno. Saka mo lamang biglang mapagtatanto na ang gawain ng paghatol ng Diyos ay natapos na. Nung una kong nabasa, ang siping ito, hindi ko naintindihan. Naisip ko, hindi ba't ginawa ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw mula sa isang malaking puting trono? At ito ay may batayan sa Biblia. Paano ito nagmumula sa imahinasyon ng tao? At ito ang iniisip ng buong relihiyosong mundo. Pero sinabi ng mga salitang to na nagsimula na ang gawain ng paghatol ng Diyos, parang binaliktad ng mga salitang ito ang pananaw ng buong relihiyosong mundo. Kaya hindi ko ito matanggap agad-agad. Pero naisip ko, ang sinasabi ng Biblia, ang titik ay pumapatay ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Di ako makakagawa ng tuntunin batay sa literal na kahulugan. Pwedeng di tama ang ipinapangaral ng relihiyosong mundo. Pinaniniwalaan nito na ang lahat ng salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos. Pero di ba napatunayan ng mali ang pananaw na yun? Naisip ko, baka may misteryo sa mga salitang to. Kaya sa mga salitang to, dapat kong hanapin kung paanong hinahatulan ng Panginoon ang lahat sa mga huling araw. Sa halip na lubos na pagkatiwalaan ng parit mga mangangaral. Kung ganun pakiramdam mo, di mo na kayang maniwala sa mga salita nila? Oo. Nanalangin ako sa Panginoon at hiniling sa Kanyang pangunahan ako. Isang araw, nakita ko ang siping to sa libro. Gumagawa ba ang Diyos ayon sa mga pagkaintindi ng tao o siya'y gumagawa ng salungat sa mga pagkaintindi ng tao? Hindi ba't ang lahat ng mga pagkaintindi ng tao ay nagmumula kay Satanas? Hindi ba't ginawang masama ni Satanas ang lahat ng tao? Kung gumawa ang Diyos ayon sa mga pagkaintindi ng tao, hindi ba't siya ay magiging si Satanas? Hindi ba't magiging kapareho lang niya ang mga nilalang niya? Dahil ang mga nilalang niya ngayon ay nagawang napakasama na ni Satanas, na ang tao ay naging mismong larawan ni Satanas. Kung gumawa ang Diyos ayon sa mga bagay ni Satanas, hindi ba't magiging kakampi siya kay Satanas? Paano mauunawaan ng tao ang gawain ng Diyos? Kaya, hindi gagawa kailanman ang Diyos ayon sa mga pagkaintindi ng tao.
at hindi siya kailanman gagawa sa mga paraan na iyong ipinapalagay. Habang pinagninilayan ko ang mga salitang to, nakaramdam ako ng sakit at labis na pagkakonsensya. Di gumagawa ang Diyos ng mga bagay ayon sa mga kuro-kuro ng tao. Naalala ko na sinasabi sa Biblia, o ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Di maipaliwanag ang kanyang mga paghatol at di maunawaan ang kanyang mga pamamaraan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang kanyang naging tagapayo? Ang aking mga pag-iisip ay di niyo mga pag-iisip, ni di ko mga kaparaanan ang inyong mga kaparaanan, sabi ng Panginoon. Pagkat kung panong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking mga kaparaanan at ang aking pag-iisip ay mas mataas din kaysa sa inyo. Sa librong Mga Tanong at Sagot sa Patotoo ng Ebanghelyo ng Kaharian, sinasabi ng ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa kanilang pagbabahagi na inabangan ng lahat ng Israelita ang pagparito ng Mesiyas, pero dahil sa mga haka-haka, inakala nilang isisilang ang Mesiyas sa palasyo pagparito niya na siya'y magiging maharlik at di pangkaraniwan at pangungunahan niya sila sa labanan kagaya ni Haring David at sasagipin mula sa Romano. Nang pumarito ang Panginoong Hesus, isinilang siya sa sabsaban, hindi sa palasyo, at di niya pinangunahan ang mga tao sa pagpunta sa digmaan. Sa halip, nagturo ng pagpapakumbaba't pasensya at hiniling sa mga taong mangumpisal. Di naaayon sa mga kuro-kuro ang pagparito ng Panginoong Hesus at di gaya ng nakinita nila. Kaya itinanggi nila siya, siniraan siya, inayawan siya. At sa bandang huli ay ipinako siya sa krus. Nagiging mga makasalanan na umaasam sa pagparito ng Mesiyas, subalit nilabanan siya. Nang mabasa ko ang mga salitang ito, naantig ako ng husto. Totoong, hindi natin maaarok ang mga iniisip ng Diyos. At higit pa sa imahinasyon ng mga tao ang gawain ng Diyos. Kailangan kong iisantabi ang sarili ko at hanapin kung paano ginagawa ng Panginoon ang gawain ng paghatol para makaiwas sa pagkakamali gaya ng mga Israelita. Nabasa ko ang dalawang sipi ng salita ng Diyos. Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ang normal na pagkatao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang likas na pagkatao ng tao sa iilang salita lamang. Inilalantad, pinakikitunguhan, at tinatabas niya ng pangmatagalan. Ang lahat ng ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong klaseng mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto tungkol sa Diyos. At bukod pa riyan ay makamtan ang tunay na pagkakilala sa Diyos.
Naniniwala ang ilan na maaaring pumarito sa lupa ang Diyos sa isang di pa batid na panahon at magpakita sa tao kung saan hahatulan niya mismo ang buong sangkatauhan, susubukan ang bawat isa nang walang sinumang naiiwan. Hindi alam ng mga nag-iisip sa ganitong paraan ang yugtong ito ng gawain ng pagkakatawang tao. Hindi pa isa-isang hinahatulan ng Diyos ang mga tao at hindi pa isa-isang sinusubukan ang tao. Hindi magiging gawain ng paghatol ang paggawa ng gayon. Hindi ba't magkakatulad ang katiwalian ng lahat ng sangkatauhan? Hindi ba't magkakatulad ang diwa ng sangkatauhan? Ang hinuhusgahan ay ang tiwaling diwa ng sangkatauhan, ang diwa ng tao na ginawang tiwali ni Satanas at ang lahat ng kasalanan ng tao. Hindi hinahatulan ng Diyos ang mga walang kapararakan at walang kabuluhang kasiraan ng tao. Mapagkatawan ang gawain ng paghatol at hindi ito isinasagawa para sa isang tiyak na tao. Sa halip, gawain ito na kung saan hinahatulan ang isang pangkat ng mga tao upang kumatawan sa paghatol sa lahat ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng personal na pagsasagawa ng kanyang gawain sa isang pangkat ng mga tao, ginagamit ng Diyos sa katawang tao ang kanyang gawain upang kumatawan sa gawain ng buong sangkatauhan upang unti-unting ipalaganap pagkaraan. Ganito rin ang gawain ng paghatol. Hindi hinahatulan ng Diyos ang isang tiyak na uri ng tao o isang tiyak na pangkat ng mga tao, bagkus ay hinahatulan ang hindi pagkamatuwid ng buong sangkatauhan. Ang pagsalungat ng tao sa Diyos, halimbawa, o kawalanggalang ng tao sa Kanya, o paggambala sa gawain ng Diyos at kung ano-ano pa. Ang hinahatulan ay ang diwa ng pagsalungat ng sangkatauhan sa Diyos at ang gawaing ito ay ang gawain ng paglupig sa mga huling araw. Ang gawain at salita ng Diyos na nagkatawang tao na nasaksihan ng tao ay gawain ng paghatol sa harap ng malaking puting trono sa mga huling araw na naisip ng tao sa mga nakaraang panahon. Ang gawain na kasalukuyang ginagawa ng Diyos na nagkatawang tao ay siyang-siyang paghatol sa harap ng malaking puting trono. Natigilan ako nung nabasa ko kung paano ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol sa librong mga tanong at sagot sa patotoo ng ebanghelyo ng kaharian na unawaan ko sa wakas. Noon akala ko, mauupo ang Diyos sa malaking puting trono habang nakaluhod sa harap niya ang bawat tao, kung saan niya hahatulan ang bawat tao sa mga kasalanan nila. Pero sarili ko tong haka-haka. Gaano katagal para hatulan ng Diyos ang bawat tao? Bakit gagawa ng gano'n ang Diyos? Hindi hinahatulan ng ganito ng Diyos ang mga tao. Ipinapahayag niya ang katotohanan para gawin ang gawain ng paghatol. Hinahatulan at ibinubunyag niya ang ating makasalanang kalikasan para malutas sa mga problema ng pagkakasala sa Diyos mula sa ugat. Kung tinatanggap lang natin ang pagtubos nang di tinatanggap ang gawain ng paghatol, di malulutas ang ugat ng kasalanan natin at hindi natin matatakasan ang pagkakagapos sa kasalanan. Sinasabi ng Biblia, ang mga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kabanalan, kung wala nito'y walang makakakita sa Diyos.
Kung naniniwala ako sa Panginoon ang di tinatanggap ang paghatol niya sa mga huling araw, di ko matatakasan ang pagkakagapo sa kasalanan at di ako kwalipikadong iangat sa kanyang kaharian. Naramdaman kong tunay na makabuluhan ang gawain ng paghatol ng Diyos. Habang binabasa ang mga salitang to, mas nagiging maliwanag ang puso ko. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan at walang mga espiritual na tao sa mundo na makakapagpaliwanag kung paano hinahatulan ng Diyos ang mga tao pagbalik niya. Pumarito na ang makapangyarihang Diyos at gumagawa ng gawaing paghatol at nagpahayag ng katotohanan para ibunyag ang lahat ng katotohanan at misteryong ito. May sino man ba bukod sa nagbalik na Panginoon ang makakapagpaliwanag sa mga to? Ito ang gawain ng Diyos mismo at siya ang tanging nakakaalam. Kaya matapos magsiyasat sa loob ng ilang panahon, iwinaksi ng salita ng Diyos ang mga kuro-kurong pinanghawakan ko. Simula ng panahong yun, lubos akong kumbinsido sa bagong gawain na ginagawa ng makapangyarihang Diyos. Sa buong buhay ko, naging mapalad ako na marinig ang tinig ng Diyos at masalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Ito'y talagang nakakaantig para sa akin at parang gusto kong tumalon sa galak dahil dito. Salamat sa Diyos. Ang salita lang ng Diyos ang kayang kumumbinsi sa mga tao. Salamat sa Diyos. Kung di nagpahayag ang Diyos ng bagong salita na tumulot sa akin na maunawaan ang katotohanan at mapagtanto na kumakapit ako sa mga haka-haka, mamamatay ako nang di nagsisisi at patuloy na tumatangging siya sa atin ang bagong gawain ng Diyos. Naisip ko na kailangan kong sabihin sa mga kapatid ang mabuting balita ng pagbabalik ng Panginoon. Para makatakas sila sa panggagapos ng pari, huwag pagdusahan ang pagpigil ng kuro-kurot, tanggapin ang pagbabalik ng Panginoon. Ipinangaral ko ang Ebanghelyo at nagdala ng dose-dose ng tao sa sambahayan ng Diyos mula sa orihinal kong denominasyon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kung aalalahanin, parang napakahirap talaga ng karanasang to. Ganun nga. Kung iisipin, di lang ako tumanggi. Nasaya sa atin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Tinaniman ko pa ang mga kapatid ng maraming haka-hakat kamalian na humadlang sa kanila sa tunay na daan. Pag iniisip ko kung paano ako lumaban sa Diyos at gumawa ng kasamaan, nakakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Di ko na mabubura ang mansya ng paghihimagsik at paglaban sa Diyos sa loob ng napakaraming taon. Ipinapahamak ng mga kuro-kurong to ang mga tao. Kung di natin bibitawan ang mga kuro-kurot hahanapin ang katotohanan, di natin matatanggap ang nagbalik na Panginoon. Nagpapasalamat ako na kinaawaan ako ng Diyos, tinulutan akong makatakas sa mga kuro-kuro, at hinayaang makabalik sa makapangyarihang Diyos. Gagawin ko ang lahat para ipangaral ang Ebanghelyo para suklian ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.